Before tayo mag-start, papakilala ko muna yung ating mga main ingredients. First, meron tayo ditong evaporada or evap. Ito ay 160 ml. Tapos meron tayo ditong condensed 100 ml. Tapos meron tayong 1/3 cup ng sugar. Pwede rin kayong gumamit ng white sugar. Since brown sugar yung meron ako, Karina. Meron din tayong 1/4 ng water. And then, meron tayong bread. Ayan. Tapos, meron tayong egg yolk. Tatlong egg yolk. Tapos, isang one whole egg. Ayan. So, let's start, guys. Wait! Before we dive into the video, please make sure you already subscribe to my channel and hit the notification bell so you'll be notified whenever I upload a new video. So, guys, let's start. Kasi alam ko, excited na kayo kung paano malaman yung caramel pudding cake ni Pangi. So, eto na talaga, guys. Ayan, gagawin naman natin yung caramel. So, lalagyan natin yung sugar, water, hintay lang natin siyang mag-caramel, guys. Ayan, hintayin natin siyang mag-caramelize, guys. Malapit na. Hinan nyo lang yung apoy para hindi siya masunog. Kasi pag nasunog yung sugar, papait yan. Parang yung pagmamahal niya sa'yo. Mapait mo. Ayan guys, nasalin ko na yung kinaramelize nating sugar. Ngayon naman ay gagawin na natin yung ating pudding. Okay, so ilalagay na natin yung ating evap. And then ilagay na din natin yung ating condensed. Pagsamasamahin na natin siya, guys. Tapos yung ating egg yolk, lagay na din natin siya. Tapos yung ating one whole egg, lagay na din natin siya. Yan, sama-sama na sila dyan. Hahalo-haluin lang muna natin siya. And then, yung ating giniling kaninang bread, lagay na din natin siya. And then, hahaluin lang muna natin siya. Tapos, sindi na natin yung kalan sa sobrang low heat, guys. Yung pinakamahina. Yan. Continuous lang natin yung ating paghalo, guys, hanggang sa lumapot siya. Sa sobrang hinang apoy lang, guys, ha. Huwag makulit. Mahinang apoy lang. Kung ayaw nyong masunog yung inyong pudding. Mas halo-halo nyo lang siyang ganyan. Halu-haluin lang natin, guys. Ang bango niya. Amoy pudding na po siya. Amoy bread. Sisilipin nyo din yung apoy kasi baka mamaya wala naman na siyang apoy sa sobrang hina. Ano, medyo lumalapot na siya.
Nakikita nyo ba yung texture niya? Medyo parang bumibigat na siya. Yan. Ibig sabihin, pag ganyan, lumalapot na po siya. Yan. Ganyan lang. Parang paggawa ng dalgona. Papaikot-ikutin nyo lang yung inyong whisk. Parang yung ginawa ng ex nyo sa inyo. Pinaikot-ikot. Ano, ang bigat niya na, guys. Guys, I think okay na siya. So, pwede ko na siyang isalin dito sa caramelize na ginawa natin para ready na siyang i-steam. Ayan. So, ayan, guys. Isasalin natin siya dito. Okay, guys. At this point naman, babalutin natin siya ng foil. Ayan, guys. Mas okay to pag may steamer kayo. Pero pag wala kayong steamer, ganito na lang gagawin natin. So, ayan. Ready na siya. Ilalagay ko na siya dito, guys. So, ayan, guys. Kasya naman siya sa ating kaserola. Silang apat. So, tatakpan na natin. Antay lang natin siyang ma-steam ng 30 to 45 minutes at ready na siya. Kainin. A few moments later. Ayan, guys. After 30 minutes ko lang siyang in-steam. So, i-check muna natin siya pag okay na siya. Ayan, dahan-dahan kasi mainit siya. So, luto na siya, guys. Pwede na natin siyang ilagay dito muna sa tabi para palamigin dahil sobrang init pa niya. Yan. Palamigin muna natin siya pero buksan na natin siya. So, ito na nga, guys, yung ating finished product. Ayan. So, ililipat ko na siya sa plate. Ta-da! Ito na siya, guys. Pwede nyo na siyang kainin diretso from dito. Pero kung gusto nyo ng ganyan, ayan.